or inviting me. Palapakan natin yung mga kasama. Ito ha. First time ko mag-perform ng alas 5 ng hapon at first time ko mag-perform sa Gentle Reveal. Kaya naman palapakan naman natin. Come on. Alam ko talagang tumataas na yung karir ko pag nag-perform ako tapos may mga batang tumatang mo na walang pakialam sa akin. Talaga nakakataas ng moral to, Joshua. Talaga inaasahan ko to. Pero bago ko magsimula, no, gusto ko lang i-share sa inyo na mahabang proseso kung bakit ako nakakuha ni Joshua dito. Anong habang proseso? Yung tawaran. Sabi niya, isang intimate crowd, tapos kinamitan ako ng friendship, so... Pero kung nakita ko yung lugar, medyo may budget to, ha? Medyo kailangan mag-usap natin, Joshua, kasi alam ko kagad pag walang budget, eh. Pag halimbawa, katulad niya, nagkalat yung mga pagkain. Kasi minsan pag alam ko walang budget, pag sinalubo ako ng ano, alam niyo ba yung laptop? Mayaman tong crowd na to, no? Yung laptop yung styro yun, kaya laptop ginagano na yun. Tawag namin ng laptop yun, styro yun. Pag binigay sa akin yun, styro, ibig sabihin walang budget. Okay lang sana kung may rice, may ulam, may division, perfect sa akin. Minsan binibigyan ako ng, yung may rice, tapos walang division, pareho pang may salsa. Minuto sa adobo, pag bukas mo, minudobo. Di mo alam kung nagsisimula yung adobo sa nagkatapos yung minuto, basta kainin mo na lang. Tapos may iba akong mga pinupunta mga party, hindi ko na sasabihin yung mga pangalan, no? Unilab. na alam ko walang masyadong budget. Kasi pagkuha ko ng chicken, naranasan nyo naman, pagkuha ko ng chicken, matadala ka sa emosyon, kukuha ka ng 3 piraso. Papalayo ka na, may umahabol na waiter na, excuse me po, one piece lang po per guest. Yung iba ko balik sa'yo, ibabalik sa'yo, diba? Pero alam ko, kaya naman, Diyos, maraming salamat, binayari naman ako ng mga ice dito, 2,000 GC Starbucks, expiring tonight. Kaya ang brunch is sa... Tayuman, no? Tayuman. Lakas naman ang hold-upan doon. Mau-hold-up pa talaga kung halimbawa, kilala ka ng hold-up yung paglabas mo, bakit? Hold-up to Alice, ba't mo kilala? Nasa cup eh, nasa cup yung pangalan mo eh. Pero, Jova, Tal, maraming salamat ha. Alam mo, ngayon ko lang naranasan ito ng gender reveal kasi sa yung panahon ko, malalaman mo kagad kung ano, di ba? So, sabi natin ito, oh, umawin na, di ba? Ang Pinoy pag nakita, uy, ang ganda mo, babae yan. Ang pangit mo, lalaki yan. Iba talaga ang Pinoy, ang dami natin. Alam mo sa COVID, natutuwa nga ako dahil wala na masyadong COVID, wala na tayong masyadong mask, di ba? Naglapagan na itsura. May mga babae na kinabang sa mask, ha? Yung mga pinagaya na, gusto niyo magturo ako dito? Diba kawawa yung mga lalaking naligaw ka, kala mo maganda yung babae, ginastusan mo, di ba? Pagbaba ng mask, talo. So, pero ang Pinoy talaga, ang dami ugay ng Pinoy na talagang, alam mo, delikado talaga tayo sa COVID. Bakit? Isang ugay ng Pinoy na para talagang nakakahawa sa COVID. Yung pag naamoy mo yung baho, lalo yung mga lalaki, kung may naamoy na baho, parang ka. Amoyin mo. Sinishare natin yun eh. Pero Job Dahl, kung ito first, baby mo, gusto mo wala pa ng gender, ako ganun talaga mga tatay, natutuwa ako, kaya palakpakan natin itong mga parents na ito, maganda simula yan. Kasi ganun talaga eh. Ako, mag-aamin ako ha, 26 years na akong may asawa eh. Oo. Kaya nga dito ako, hindi na ako masaya. Kasi sira ulo itong pandemic eh. Biruin mo, di ba pag kayo busy-busy kayo dati, bago mag-pandemic, busy-busy kayo, ang panalangin nyo lagi, I wanna spend more time with my family. Di ba pinagbigyan tayo ng pandemic, pinagsama tayo ng 2.5 years, nagustuhan nyo ba? Lalo na pag may kasama ka sa bahay ng mga online gamers, may online gamers ba dito? Mag-uusap tayo ha. Kasi pag may online gamers na kasama sa bahay, magigising ka ng alauna na madaling araw, akala mo may nakawan sa bahay. Magigising ka, ito marinig mo. Pare, patay ako, pare. Sabi ka dyan, pare, tanga ka ba? Buti na nakakalabas na tayo ng bahay kasi yung mga asawa na, yung asawa, yung mga babae dyan, pahirap na lang pahirap yung tanong ng misis ko. True story to. Natutulog ako, sinampal ako ng asawa ko. Magigising ko, ba't mo ako sinampal? Napalaginipan ko, may babae ka. Ba't mo ako sinampal? Parang totoo. Panaginip mo? Involve ako? Di matulog ka ulit, magsasorry ako sa panaginip mo. Doon yung pandemic, naranasan ko na sa asawa ko, yung nagising ako, totoo to ha, may pa-exam. Pag-gising ko, nakatayo siya, sabi niya, Alex, may tanong ako. Second yun, halimbawa pag nagising ka, tapos pagtingin mo sa akin, kabayo na ako. Mamahalin mo ba ako? Naging kabayo ka, ang tanong mo kung mamahalin kita, hindi yan tayo ng problema. Ang problema, ba't ka naging kabayo? Kasi pag naging kabayo ka, kasunod na ako.
Malama may ginawa ka. Alam mo, pag-gising ko, di ba? Pag-gising ko, kabayo ka. Uy, mahal na mahal kita. Sobra, at alam, di ba? Dog, alam mo, simula pa lang yan. Lahat, kaya ang mga magulang dito, nagsusumikap. Kasi gusto natin pararanas sa mga anak natin yung diyan naranasan. Di ba? Hindi ko naranasan tong gender reveal na to. Di ba? Hindi ko naranasan to. Oh, alam mo ngayon, ang panganay ko, 26 years old, saan ko pinag-aral? Lasal. Kahit graduate ako sa AMA Computer College. May taga-AMA ba dito? O di ba ako lang? Mag-uusap tayo dyan sa mayaman tong crowd na to, ha? Wala man lang nagsinungaling. Na para samahan na lang ako. Sige, ako na mag-AMA, nakakayaan mo. Proud ako sa AMA. Hindi ba alam, proud ako sa AMA. Kami lang ang eskwela sa AMA. Ang may endorser na si Sara Ironimo, Danyan Padilla at Bong Revilla. Hindi sila nag-aaral doon. Kami lang ang may kantang AMA, the school of today. May pride ako sa AMA kasi may disiplina sa eskwela namin. Kami lang ang may classroom sa mall. AMA Computer Learning Center. And that's discipline. Bago ka mapasok, lalabanan mo yung time zone, McDonald's, bago makapasok sa classroom. Pinag-aral ko ang anak sa Lasal. May taga-Lasal dito? Oh, kumyera, di ba? Kulay na kulay pa lang eh. Oh, Lasal. Lasal, 100,000 tuition. Tricep, 300,000. Apat na taon, 1.2 million. Kaya pag nagbabayad ako doon sa Lasal, pagpasok ko sa campus, hinahanap ko yung pinakamalapit na poste. Niyayakap ko. Ano doon yung 1.2 million eh. At nung graduate yung anak ko, millennial, sabi sa akin, Daddy, I need to rest. Napagod ka? Saan ka napagod sa pagpapaaral ko? Eh nung graduate ako sa AMA Computer College, kinukuha ko pala yung diploma ko doon sa PICC, sumisigaw na yung nanay ko ng, ayop ka, magtrabaho ka na. Nakatoga pa ako, pinag-a-apply na ako. Ikaw, mag-rest ka? Saan ka mag-rest? Millennial, Daddy, Japan. South Korea, Malaysia, Vietnam, yan ang mga choices ng millennial. Pinaabuso na Cebu Pacific, Piso Pair. Alam nung tita yung Piso Pair? Na-try nyo, just to taste the life of poverty. Ganyan lang mga Pinoy eh. Oh, di ba? Kontra-kontra kayo sa, ayoko ng jeepney face out. Ayoko ng jeepney face out. Nakapag-jeep ka? Yeah, yeah. I tried it. Necessity? No, adventure. Ganyan yung mayaman eh. Let's try to jeep. Gusto ko ma-hold up eh. Dahil maglaba kayo sa jeep nyo. Ako na-hold up na ako sa jeep ha. Nag-jeep ako. Na-hold up na ako sa jeep ng tatlong beses. Nang iisang hold upper. Kinausap ko na kasi eh. Kumumukhaan mo ako. Sabi niya, you look familiar ha. Kumusta na humingi ako ng stampan. Parang Starbucks lang. Maka-dose kang hold up. Di ba yung may minimal lang kalendaryo. Piso fare, sa mga nakakaalam, yung piso fare po, murang ticket po yun compared sa regular fare. Sa sobrang mura, pag bilili mo ngayon, after 2 years ang kakalilipad. Bilili mo, kasama mo yung boyfriend mo, paglipad mo, wala na kayo. Uy ko si Gerard, bilili mo, kasama mo si Bea, paglipad mo, kayo na ni Julia. Dinidiscriminate ng Cebu Pacific ang piso fare compared sa regular fare. Nakapila ko na sa unan ko regular fare. Nilapitan ng flight attendant, let me accompany your seat. Sino man sa seat? Pagbalik sa akin, how about you sir? Sabi ko piso fare. Sir, yung seat nyo na sa ticket, hindi nyo nakita. Pumunta ako sa seat ko, may nakaupo. Sabi ko may nakaupo. Sabi ng flight attendant, natural sir. Piso fare kayo, di ba? Kandungan yan. Pati piloto, yung announcement, yung announcement na piloto. Dinidiscriminate yung piso fare. Attention all regular fare passenger. In case of emergency, if you look under your seat, there's a life vest. To all piso fare passenger, in case of emergency, repeat after me. Our Father. Alam mo, Papa, imbestiga ko na si Pumasini, paano nila afford yung piso fare? Wala silang kita sa piso fare. Malamang nag-cost cut sila somewhere. Malamang nag-cost cut yan. Malamang yung gasolina, pinalitan muna nila. Ginawa mo nilang LPG. Yung piloto, ilalis mo nila, ginawa nilang bus driver.
Alam mo, bus driver ang piloto mo, pag ito announcement, papunta yung aeroplano sa Davao, ito announcement ng bus driver na piloto. Ay, bababang Iloilo. Dadaan-daan kami, bawal kami dito, talon lang kayo. Sobra! Yung anak ko naman, magugulat kayo, 26 years old yung anak ko, tapos ang pinaka-bunso ko, 15 years old. Pinag-aral ko sa Kuleo de San Agustin. 120,000 ang tuition. Pag nagbabayad ako sa Kuleo de San Agustin, cash, yung isang bundle, 120, tinutulak ko doon sa cashier. Yung cashier, kinukuha yung pera ko, walang emosyon. Magkakamukha ang cashier. Kamukha niyo, ma'am. Yung pera lang ang kailangan sa amin. Kinukuha yung pera. Ang sakit-sakit. Kasi first time kong nagbigay sa babae ng malaking halaga ng walang kapalit. Sa ibang lugar, VIP yun. May ibang lalaki dito, nagtalikuran. Hindi ko alam siya sabi na. Medyo hindi ako nakarelate sa joke na yun. Oo. Pegasus lang, hindi nyo magawa landmark, no? No? Yan sa Quezon Hub. Saan punta? Alam mo yung St. Peter. Tapos ito yung Pegasus, ha? Alam mo yung St. Peter. Tapos yung Kenny Rogers. Ninanaktawan yung Pegasus na yun, eh. Maaksidente ka na sa lahat ng lugar. Huwag lang sa tapat ng Pegasus. Yung masiraan ka, tatapos sasama mo. Nasiraan ako, eh. Saan? Alam mo yung St. Peter? Lakad ka konti. Tapos bago mag Kenny Rogers. O di Pegasus, di ko maalam kung anong lugar to eh. Sabi sa akin ng anak ko, sinabi ako yung anak ko, anak, 120 ang tuition mo, ha? Ha? Mag-aral ka mabuti, sabi sa akin anak ko, daddy, hindi ako matalino, okay lang. Basta pumapasa ka lang. Ito lang huwag mong gagawin sa klase. Ang tumae. Bakit? Ang pinakamatalino kong classmate nung high school, di ko na matandaan yung pangalan. Pero yung tumae, hanggang ngayon. August 18, 1988. Alas 3 ng hapon. San Sebastian College. Hindi ko na sasabihin yung pangalan, bilak niya ako eh. Alan Garland. Napakapikon nun. Napakapikon nun. Oon, bilak niya ako sa Facebook. Hindi ko alam. Kasi nag-post siya, sabi niya, sa wakas graduate ng anak ko babae. Nag-post ako sa ilalim, pero tumae ka pa rin. Napikon! Napikon! Parang tang... Sabi nila, pagkatapos ng pandemic daw, ang tawag daw, revenge travel. Kaya niyaya ko yung asawa ko mag-travel at sumakit sa aeroplano. Alam nyo, nagpa-backfire din sa akin eh. Kasi nung kasama ko yung asawa ko sa aeroplano, kung ano doon pinatatanong ulit sa akin eh. Hindi ka naman makapag-walk out, lumilipad yung aeroplano. Ito, tinanong niya, nakaupo kami, lumilipad yung aeroplano. Tumayo ako, sabi sa akin, saan ka punta? Ano mga options ko sa aeroplano? Di ba toilet lang? Ano, lalabas ako sa wings, magpapahangin ako? Nakaka-pressure kasi yung toilet sa aeroplano, no? Parang may awards night, alam mo yun? Ang haba ng dadaanan mo, na alam na pupunta ko sa CR, eh ang CR pa naman, may time limit sa mga Pinoy. 1 minute below, umihi ka. 1 minute above, pucha, tae yan. Pero papadaling ka eh, oh my God! Patay na itong oras na to! May nakasabay ako, parang Diyos, alam naman natin ito, magaganda mga babae. Pag nasok ko, sabi ko, maganda babae ito ah. Lumabas sa siyan, apila ako, lumabas. Natulog ako, ang ganda eh, pati mga pila, ganda rin ah. Pagpasok ko, yung toilet, di na na-flash, naiwan yung apps niya. Hindi ko na siya mahabol. Kasi alam ko kung ano pagbibintangan eh. Kasi sa artista, di ba, pag maganda, parang walang karapatang tumae, di ba? At tinawag sabi si Tyler, sabi naman, hindi yun, oh, ganda-ganda nun, ikaw na yan. Pumalik ako doon, yung apps hindi naman akin yun, obligasyon ko na siya. Pangalan ko na yung nakataya. Galit na galit ako sa aeroplan, mga piloto, yung mga matatakotin. Nasaan yung piloto matatakotin? Yung announce ng, ladies and gentlemen, in 5 minutes, we're gonna experience turbulence. Tapos bilang, 5 minutes, wala naman. Sayang yung stress mo. Gusto ko mga piloto, yung sabay-sabay tayo nagugulat, yung parang nga ba lumilipad yung, ay, turbulence yun ah. Gago. Sensya na po, tao lang. Eto na, pagbalik ko sa asawa ko, nagtututpik. Sabi sa akin, Alex, may tanong ako. Ito na naman, tanong na naman tayo.
itong toothpick na ginagamit ko, halimbawa kaisa-isang toothpick na lang sa buong mundo, tapos dating ako, gagamitin mo ba ang toothpick na to? Sabi ko, yung kabilang side, pwedeng gamitin, di ba, sa dulo? Halimbawa, pareho ko nang ginamit yung magkabilang side, ay, in-adjust yung question. Gulo talaga to, di ba? Alam ni Jope, pag nag-adjust ang question, babae, nahiinip yan eh. Oo, babae, mainipin eh. Nung pandemic, sabi sa akin asawa ko, 1 week na tayo nilag-away ah. Sira ulo ko, baka may ginagawa ang kalokohan ah. Sabi ko, di kabila, hindi pwede. O, di sisipsipin ko na lang yung tinga ko, pwede naman ah. Kunyari, wala kang paripsip. Alam ginawa ko? Kinuha ko yung toothpick, inain ko na lang. Dinapitan ako pet attendant, at another toothpick, sir. Ma'am, kayo po, anong pangalan nyo? Ha? Rose. Tapos sabay hawak sa kwintas, mukha ba ang snatcher? Talaga yung cashier talaga, cashier talaga ko. Tatalim mo lang, anong pangalan nyo? Gusto mong tanggalin mo yun, tapos igulos na. May pera din ako! May pera din ako! Ba't tumayawakan yung kwintas, o? Oh? Paliwanag nyo? Hindi! Hindi! Papatagong na gano'n! Gusto mo, hindi. Mama, ano ba? Rose. Mga pagpapipiliin kayo sa lalaki, sinungaling o honest? Of course, honest. Sa mga babae, honest yan. Pero sasabihin ko sa inyo, di lahat ng panahon, kailangan natin ng honest. Minsan maganda rin yung sinungaling. Papaliwanag ko. Baka magkakain mo babae. Nakita ko, mga babae, gulo na. Ay! May sound effect. Walang practice yan, ha? May budget to, eh. Alam pa ganyan yung mga kwintasa natin? Ito yung sinungaling na kondok. Ito yung sinungaling na piloto na gusto. Ito muna yung sinungaling na piloto na ayaw nyo. Nasusunog yung makina ng aeroplano. Ito ang announcement na piloto. Ladies and gentlemen, we're encountering a little bit of technical difficulties. Sit back, relax, and enjoy your flight. Safe kayo. Ang gusto mo anes, ito yung anes na piloto. Nasusunog yung makina. Patay po tayo dito. Hindi po namin kaya itong mayayari ngayon. Babagsak tayo. Eh, pinili nila. Piso per lang. Driver lang ako ng monumento. Eh, patay tayo dito. Alam mo si Ma'am Rose, ang babae, nakita ko kay Ma'am Rose yung babae, yung galit na, pero pinipigil niya. Ganyan ang babae. Ang lalaki, Diyos tayo pag tayo nag-galit. Diyos, pag nag-galit tayo, ina-avail natin yung galit ngayon din. Tama? Nag-galit ang lalaki, ngayon magagalit. Ang babae, magagalit ngayon yan, kikim-kimin, ilalagay sa cabinet, ilalak, at gagamitin sa tamang panahon. May mga kulto mga babae. May pagkakaisa yan, hindi tulad natin mga lalaki, kanya-kanya tayo. Pag tumawag ako, ay Josh, pag tumawag ako, ang babae, pag tumawag sa kapwa babae, Rose, halimbawa, kinawagan mo si ma'am? O, tanyo, umawa ko, ito, ang pintas niya, di man lang niya ginalaw, oh. Secured siya sa akin eh. May asawa ko? Uwapatol ako. Kulang ang bahay sa agit, baka sa'yo ako makabawi. Alam ko, kukuloy ako ng guard eh. Hindi nga pinago yung pintas. Punak may guard naman ako gano'n. Ano, sinena sa ring guard? Bakit ang pasok ng guard? Parang guard na pandang po. Ano ma? Hindi na lang, hindi pinago yung side plate number. Ano pa nga? Kagawad? Ay, wow! Kagawad po. Ano ibig sabihin ang kagawad? Kagawad po kayo? Dito? Wala kang kwenta kagawa dito. Wala kang krimen dito eh. Sa tondo kayo. Talaga malalaspag ang beauty ni Don. Dito ang away lang dito. Ay, kagawad. Baka wala pa yung poodle namin. Sa tondo, may lalapit sa'yo. Oh, may saksak mo. Labas yung bito ka. Dito, oh my God! Guys, mawawala yung poodle ni Mrs. De Los Reyes! Labasan yung mga kapibayan ng mga nakagan ng pintas, oh! Yung mga cellphone! Diba? Diba? Whitey! Whitey! Emergency, no? Anong name ko?
Sab. See? Mayaman. Pinaikli, may karapatang paikliin. Sab, Sabrina. Mayaman, nasa pagpapangalan ng yaman ng tao, sinasabi ko sa inyo. Wala pang nahuli sa TV Patrol na snatcher na ang pangalan Sabrina. Taba yun, nahuli po lang ito yung snatcher na Sabrina. Walang maid na Sabrina, nakakayang utusan. Ako na lang, Sabrina. Sabrina and Rose, no? Ayun, medyo delikato ka pa doon. Buti na lang, nakapagtrabaho ng maayos. Natanggal mo yun. Nakaawon ko sa stereotyping. Magkalaba kayo ni Josie. No? Wala ko sinasabi ha, pero kayo mga judgmental ha. Hindi kasalanan niya. Binigay ko sa inyo yung scene, di ba? Halimbawa, magkaingin ka si Rose at Sabrina. Alam mo, sumobra lang yung tagal ko na pag-shoot. Sumobra yung haba. Mabalik lang talaga sa akin ito si Josie. Nabali ko, ang mahal sa ibang lugar nito. Okay mga ako, hindi nyo yun, hindi kayo yun. Eto, pag naman ako tumawag si Miss Rose kay Sabrina na walang background, yung walang, hindi alam ni Ma'am Sabrina na tumatawag, nag-ring pa lang ang telepono, ganito ka supportive mga babae. Nag-ring ang telepono, sasagutan si Miss Sabrina na, ano Rose, niluloko ka ng asawa mo, no? Gago talaga yun eh. Kinakasal pa na kayo, nanadam na ako sa hype na yun eh. Hintay kami, pumunta kami mga kagawa dyan, 300 kami. Ang lalaki, oh, kami ni Joshua, pag may problema, tatago kay Joshua. Pare, may problema ako sa asawa ko. Ano sasabi ni Joshua? Pare, inom lang tayo. Lilipas din yan. Ang mahalaga, buo ang pamilya. Ganyan kami mga lalaki. Importante sa amin ang buong pamilya. Kaya kami, pag nag-ibiros kayo mga lalaki, hindi kami adudong para mag-good time, adudong kami para magpalitan ng advice. Magpalitan ng mga suggestion on how to strengthen the family. Hindi nyo lang alam kung ilang pamilya na ang binuo ng Pegasus. Andun kami, nagpapalita kami ng mga Bible quotes sa ganoon. Minsan ako, sabi sa akin ng asawa ko, hindi ka naman sarap umalik. Anong ginawa ko? Punta ako sa Pegasus, nag-table ako ng babae, nagpaturo ko umalik. Yung learnings, tinekom ko sa bahay, were as strong as ever. Pero gabi ang babae. Pero palakpakatatil ang babae, you will rule the world, promise. Kami ni Josh, pag nasalubo ko ni Josh na may sapatos, kailangan kompleto ang lalaki mag-usap. Pare, kailangan kompleto tayo detalye. Tanga tayo eh. Sasabihin ko, Josh, saan mo bilhin sa sapatos next? Ito, Greenbelt, third floor, 3,500, Nike, sale ngayon, bilis. Kompleto. Si Miss Rose, saka si Ma'am Sabrina, same scenario, may sapatos, si Ma'am Sabrina, nasalubo ni Miss Rose. Sasabihin ni Miss Rose, girl, saan mo nabili yan? Ito, saan pa? Oh my God, doon! Magkano? Alam mo na, ang mura! Magkaintindihan. Sobra babae, promise. May power sa babae. Pag ang babae umiyak, tama na, nasasakta na sila. Tigil ng away, tama? May powers kayo. Ang lalaki, pag umiyak, ano ibig sabihin? Guilty. Asawa ko, nabangga yung kotse. Ha? Ako dapat ang galit. Gagastos kami, sabi ko, nabangga mo yung kotse, gagastos tayo. Sabi ng asawa ko, Alex, kotse lang yan. Ikaw, natatanda mo ba yung ginawa mo sa akin? Eto na, ang tamang panahon. Maraming salamat mga kaibigan. Enjoy the rest of the day. Dalawa lang naman ang choices mo pag hindi yung lalaki, babae yan. So, mamaya, excited ako. So, of course, let's spread the laughter to the virus. Thank you for inviting me here and enjoy the rest of the day. Alex, ladies and gentlemen, thank you very much.